Hello mga master, welcome to my channel. Dito naman tayo ngayon sa bago nating project mga master. Itong video natin ngayon mga master, mag-i-spray tayo ng front bumper cover ng Kia Cadenza mga master. So ang gagamitin natin na spray gun nito mga master, yung ano natin na spray gun na minigun natin na R160 HPS Black Edition. So mga master, samahan nyo ako sa project natin na ito hanggang sa matapos ang video na ito. At saka sa mga nanonood ng video ko, maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga nag-subscribe naman sa channel ko, maraming salamat din sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe naman kayo, like and share. At saka pakipindot na lang din yung notification bell para pag mayroon kaming bagong i-upload na video, manonotify namin kayo. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Tara, samahan nyo na ako sa project na ito. Umpisahan na natin to. Mga master, naka-prepare na pala tong ano na to, yung bumper na to. Na-sprayhan ko na to. Kahapon pa to namin na-spray kasi nalanganin kami sa oras kahapon. Kaya in-spray ko na to kahapon. Pina-primer na namin to kahapon. So ngayon, ang ginagawa ko nito, nininis ko lang to ng ano, taklot o tagrag para makuha yung mga alikabok-alibakabok kung mayroon mga alikabok. So nililinis ko to, pinipipir ko bago ko i-spray ng ano natin, base color natin. So yung kulay pala na i-spray natin nito mga master, itim. So yung color code niya EB, ebony black. So ito mga master, itong ginagawa ko, ano lang talaga to, pag remove sa mga dumi-dumi dito, pag mayroon pang mga dumi-dumi na lumidikit. Na-degrease ko na tong ano na tong mga master, itong bumper na to. So nililinis ko lang mabuti para talaga iwas sa mga maraming dumi. Hindi naman natin maiwasan talaga kahit nasa loob ng oven mag-i-spray, mayroon talaga minsan na didikit na mga dumi-dumi, pero minimal lang mga master, hindi talaga yung sobrang dumi. Minsan wala, pero minsan mayroon lang talaga ang isa o dalawa, basta mga maliliit lang. Hindi natin talaga yan maiwasan kahit nasa loob pa tayo ng oven mag-spray. O sige, mga master, ito na, naka-ready na yung first coat ko dito na ano, color, naka-mix na. So sige, umpisahan na natin yung pag-spray nito, tara. Ito na yung first coat natin sa base color natin mga master. So flat na flat yung base natin mga master, at saka talagang maganda siya na pag ano mga master, smooth na smooth yung ano niya master, yung texture niya.
hindi siya malaki yung picture, hindi yung nagbabalat suha. So kahit na ano siya, yung in-spray natin siya ng base, pero glossy pa rin siya tingnan. So patuyuin ko muna to mga mas 13 to 15 minutes para ma-release yung solvent niya mga master, para iwas tayo sa problema mga master. Kasi pag i-spray mo kaagad nito na hindi pa masyadong na-release yung solvent niya, hindi pa naka-evaporate, so baka problema tayong yan. So para iwas talaga sa problema, ito talaga yung plus of time natin, 10 to 15 minutes. So far maganda yung resulta sa first coat natin mga master. Flat siya, smooth, hindi nagbabalat suha. So yung ano po pala dito, yung pressure po lang sa hangin dito mga master, nasa 25 PSI lang mga master. Mga master, umpisa na naman tayo sa second coat natin ng base natin mga master. So ganun pa rin yung spray pang master, at saka yung pressure ganun pa rin, at saka yung speed ng kamay ko ganun pa rin, hindi masyadong mabagal, at saka hindi rin yung sobrang mabilis, yung tamang-tama lang talaga. So mga master, samahan nyo lang ako, huwag nyo akong iwan hanggang matapos natin tong video na to. So maraming salamat mga master. Sige, dyan lang kayo, manood lang kayo dyan mga master. Mga master, ito na yung second coat natin ng base mga master. So ganun pa rin yung proseso mga master. Patuyuin man natin ito, 10 to 15 minutes pa rin yung pass of time natin mga master. So itong base pala na ito mga master, yung i-spray ko na base nito, i-tray coat ko to mga master para talagang cover na cover siya, kasi black color to mga master. So mas maganda talaga yung black na talagang kakaber mo ng husto para talagang makita mo talaga yung glossy niya. Maganda kasi yung ano, yung black na talagang cover na cover yung pagkatira mo sa black niya. So sige mga master, patuyuin natin muna to ha. Third and final coat natin sa base coat natin mga master. Ito yung ano natin mga master, minigan natin na Ani R160 Black Edition. So sige mga master, yan lang muna kayo, at saka umpisahan ko na yung third and final coat natin sa base coat natin. Ganun pa rin yung proseso mga master, yung speed ng kamay ganun pa rin, yung distance ganun pa rin, at saka yung pressure ng hangin natin ganun pa rin, nasa 25 PSI pa rin mga master. O, sige mga master, dyan muna kayo, umpisahan ko na to, at saka para matapos natin tong project natin na ito.
base pa lang to mga master, pero final color na to sa base. So matutuyuin ko muna to mga 10 to 15 minutes, so dapat tapos maglalakyer na ako. So ito yung ano, inispray ko to ng 3 coat of base coat. Tatlong kasada yung tinitira ko dito para makakapit, kasi after nito pag matuyo, i-ano ko na to, i-spray ko na ng lacquer. Kukot lang ng lacquer yung gagawin ko. Yun pa rin yung gagamitin ko, yung ano pa rin natin, yung ani pa rin natin, yung R160 natin, yung black edition na ani 160. R160 natin. So mga master, mga 10 to 15 minutes. So yung color code nito, EB. So ibon ni black siya. So mamayang konti, ito yung mga itatakot na natin to. Patuyuin ko muna ng konti. So yung ginagamit natin dito, Sikins pa rin, yung hardener Sikins. Lacquer Sikins. Yung Sikins plus nila. At saka yung ginamit ko dito na thinner, medium lang. Medium thinner. So ito na mga materials. Itong P25 medium, itong medium thinner, ito medium lang yung ginagamit ko ngayon, hindi ako nagagamit ng slow. So mamaya ang konti, ilalaki ko na to, spray natin ito naman. Mga master, mag-umpisa na tayo sa first coat of lacquer natin mga master, ha? Or top coat. So ito na yun mga master. Yung ano ko ito master, in-adjustan ko na yung ano ko dito, pressure ng hangin ko. Nasa 30 PSI na ako mga master, nasa 2 bars na ako mga master. So ganun pa rin yung speed ng kamay ko, hindi masyadong mabagal, hindi rin masyadong mabilis, para iwas tayo sa ano, running or drops na pin. Yung bagat sa ano, iwas tayo sa luha. So yun pa rin yung mga master. At saka yung distance ko dito sa ano, sa spray gun ko mula sa surface, nasa ano lang mga master, nasa 5 inch lang, 5 to 4 inch lang maglalakir na ako mga master or takot. Ayoko yung mataas yung distansya, yung nasa 6 inch, okay lang yan yung 6 inch pang pag mag base ka, pero pag maglakir na ako, nasa 4 inch na talaga yung distansya ko. Pero yung ano mo, hagod talagang mabilis-bilis yung kamay mo, hindi mo masyadong bagalan, para iwas ka sa luha. At saka yung ginagamit natin dito, yung ani natin, ano naman to siya, 1.2 lang naman to yung ano niya, yung tape niya niya nito, 1.2 lang, kaya hindi siya masyadong malaki. So kaya kahit ganito yung speed ng kamay mo, hindi mo pa rin bagalan, para iwas ka talaga sa kulo. Kasi itong ini-spray ko na lacquer mga master, yung ratio nito 2:1. So yung thinner niya 10 to 20% lang, pero yung idagdag ko na thinner talagang nasa 10% lang, para talaga solid siya, hindi masira yung solid sa lacquer natin. Pwede na nga yung kahit dagdagan mo ng ano, 5%, pero 10% ko, kasi 1.2 lang yung nozzle tip ko dito sa ano, spray gun na to. So sige mga master, ito na yung ano natin, first coat of lacquer natin. Master, ito na yung ano natin, first coat pa to sa lacquer natin mga master. Ito yung first coat sa lacquer natin.
ito. Ito yung first coat. Yun pa rin ginagamit natin yung ano natin, R160 mga master. Ito pa yung ginagamit ko. Ginagamit natin yung base to clear. So ito yung ano niya. Itong bumper pala na ito mga master, ano to, sa kadinsa to master, Kia kadinsa. So first coat pa lang to, so 10 to 15 minutes. So patuyuin ko to, tapos ispring ko to ng second and final coat ng lacquer natin. So tukot lang na lacquer yung gagawin ko nito mga master, kasi yung lacquer natin dito high solid pa rin. So hanggang tukot lang talaga ako sa lacquer. Ito na yun yung ano natin mga master. So patuloyin muna natin to ha, hanggang 10 to 15 minutes para maka-evaporate yung solvent sa first layer natin. Ito yung ginagamit ko mga master. Ito yung ginagamit natin. Mga master, mag-umpisa na tayo sa lacquer natin or top coat, sa second and final coat natin sa top coat natin mga master. So, ganun pa rin yung pressure. Nasa 2 bars pa rin yung ano natin mga master. Pressure ng hangin at saka yung distansya, ganun pa rin. At saka yung speed ng kamay, ganun pa rin mga master. So sige, samahan nyo ako master hanggang matapos natin tong project na to. Tingnan natin kung anong resulta ng second coat natin ng lacquer. Sige mga master, dyan lang muna kayo. At saka tatapusin ko tong pag-spray ko ng second and final coat ng lacquer or top coat natin. Salamat sa mga nanood mga master. Salamat sa inyong lahat. Master, ito na yung result sa ano natin mga master, yung second and final coat natin sa lacquer mga master. So ito with lock siya mga master. At saka tingnan niyo mga master, smooth na smooth yung finish mga master. Yung texture niya mga master, talagang smooth na smooth siya mga master. So pwede tayong manalamin. Kita yung kalbo natin dito mga master. So ito na yung mga master, ito yung resulta sa ini-spray natin mga master. Hanggang second coat lang tayo mga master ha. Ito na yung final finish natin. So maraming salamat sa inyong mga master, sa mga nanonood sa mga video ko. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nagsusubscribe ng channel ko. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe naman kayo din, like and share, at saka pakipindot ng notification bell para pag mayroong bago naman akong i-upload na video, ma-notify kayo. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga nagsusubscribe at sa nagsusuporta sa channel ko. Maraming salamat sa inyong lahat.
ito yung ato na black edition. Ito yung ginagamit natin na in-spray natin ito yung ano natin ano. XP is na ginagamit natin mga salamat sa inyong lahat. Bye bye.